Welcome back again to my channel, guys. Sa video nito, guys, ang pag-uusapan natin ay kung paano linisin ang ating mga karburador. Ang karburador, guys, ay hindi naman mahirap linisin. Yan ang ituturo ko sa video nito. Ang karburador, guys, ay siyang nagsusupply ng gasolina sa ating mga motor upang umandar ito ng maayos. Pero minsan, nagkakaroon ito ng mga bara sa kanyang mga main jet. So pag dumating yung time na yan, kailangan na natin itong linisan. So ano ba ang mga kailangan natin para linisan ang ating karburador? Ang kailangan nating mga tools, guys, ay simple lang. Phillips screw, lumang toothbrush, at yung ganito, guys, bomba kung wala kayong compressor, at ang pinaka-importante, wire brush. Siyempre, sulina, panglinis. Ang una natin gagawin, guys, ay lilinisan natin ang kanyang outer parts. O itong panglabas muna, guys. So after natin, guys, na malinisan ang kanyang outer part, guys, ang susunod yun naman gagawin, tatanggalin na natin itong kanyang float valve gamit itong pilip. So ayan, guys, meron itong gasket. At ito ang kanyang float. So para tanggalin ito, guys, meron itong pin. Meron itong pin dito, guys. So susundutin natin yan, guys, para mapunta siya dito at mahila natin. Susundutin nyo, guys, ito. Itong kanyang pin. Yan, guys. Ito ang kanyang float. Sa ilalim nito, guys, meron tayong float needle. Ito ang kanyang float needle, guys. Yan. Kung sira na dito yan, guys, ibig sabihin, ang posibleng mangyari sa ating carburetor ay nag-o-overflow ang ating motor. Pag ganun ang nangyayari, ito ang dahilan pag nag-o-overflow ang ating motor. So papalitan lang natin ito. Hindi tayo pwedeng makabili ng ganito dahil set ang repair kit ng carburetor. So bibili nyo yung buong set. So 120 lang naman yung, guys. So ito lang ang kukunin nyo in case lang na kung nag-o-overflow ang inyong carburetor. Okay, guys, ito lang ang inyong papalitan. Ito, guys, so lilinisan din natin ito. At ngayon naman, guys, isunod naman nating alisin itong kanyang main jet. So minsan, guys, ang main jet ito, guys, itong main jet na ito, minsan hindi ito naaalis ng ito lang, sumasama ito, guys. So tanggalin na natin ang main jet, then isunod natin itong pilot jet. Tanggalin na natin itong kanyang main jet, and then isusunod natin itong kanyang pilot jet. So sa pagtanggal nito, guys, konting ingat lang kasi, guys, gawa ito sa malambot na gansa o yung brass kung tawagin. So ingatan natin, madamage natin ito, guys.
Yan guys. So lilinisan nyo mabuti yan. Tapos bubugahan nyo ito ng hangin. Dito guys, bubugahan nyo ng hangin dito yan guys. Dito guys, bubugahan nyo ng hangin dito. Sunod natin tong pilot jet. Ito guys, ang dami niyang butas guys. Ang daming butas ng pilot jet natin guys. So lilinisin natin din yan. Yan yung mga nagkakaroon ng problema minsan. Dahil dito nagkakaroon ng bara guys. So kaya talagang kailangan linisin natin ang ating carburetor every 6 months kung maaari. Sa pagtanggal naman ng kanyang mixture screw guys, ito yon. Ito ang kanyang mixture screw. Isunod na nating tanggalin itong mixture screw guys. So ang pagtanggal dito, una hihigpitan muna natin at bibilangin natin yung ikot. Nang sa ganon, pag ibabalik natin siya guys, hihigpitan natin siya tapos luluwagan natin siya kung ilang ikot yung higpit niya guys. Parang ganito yan. Iikutin ko muna guys. Bibilangin ko 1, 2, 2 and 1/2. So 2 and 1/2 guys, yan na humigpit. So yun yung setup ng aking carburetor guys. So ngayon alisin ko na siya guys. Sunod naman natin itong kanyang idle screw. So meron tong spring sa loob at saka oil seal guys ha. Take note. Take note guys, meron itong spring at saka oil seal. Guys, itong kanyang spring, itong kanyang oil seal guys. Ayan. Ito guys, isusuot natin guys dito sa mga butas guys. Yung maliliit na butas na yan guys. Mga ito guys, hanginan nyo rin itong mga ito dito, hangin dito, hangin, wala pala yan, ito lang pala guys, hangin tapos hangin. So tapos after nun guys, na check nyo na lahat, hanginan nyo lahat ng butas. So i-assemble nyo na lang ulit. Tapos ready to go ng inyong mga carburetor guys. So eto na siya guys. Malinis na siya guys. So napakadali lang maglinis ng carburetor ng motor guys. Kaya mo gawin ito kahit ikaw lang mag-isa. So, sana may natutunan ka sa video nito. At sana huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Ang sa ganon manotify ka kung sakaling meron tayong bagong i-upload. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood and Godspeed.